Hello! Hello mga ka-SK! Kumusta po kayong lahat? At sana po ay okay kayo. At sana ay marami kayong natutunan sa ating mga na-share ko po sa inyo na mga tips about sa healthy eating habit. So, nakapag-share na po ako sa inyo ng dalawang recipe para sa breakfast. So, i-share ko po sa inyo yung aking ginagawang preparation para sa lunch naman, para may idea din kayo. So, ito po yung aking lunch. Ito po yung aking lunch. Tuna salad. So, bumili ako ng isang can ng tuna na in soybean oil. So, ito siya. Tapos, lalagyan ko siya ng cucumber. Ganito po yung cut ng cucumber niya. Ito po, tofu. Ito siya ng tofu. The celery. And then, cherry tomatoes. Tapos, lalagyan ko siya ng boiled egg. Hard boiled egg. Kasi need din ang katawan natin ng protein. Yan. Actually, hindi ko siya kayang kainin ng isang kainan. So, hanggang ano na to, hanggang mamaya na to. So, hindi ko siya lalagyan ng asin kasi medyo maalat na yung tuna. Titikman ko ng konti kung may pa ng olive oil. Lagyan ko lang siya ng konting olive oil. Pagyan ko siya ng kunting pepper. Ito, optional to, yung pepper. Nasa sa inyo po yan. Ngayon na po yung ating lunch. So, sana ay may natutunan kayo sa ating mga healthy food tips. Dahil sabi nga, health is wealth. So, sa aking mga friends na nag-message sa akin, maraming salamat po at sana ay makatulong po to sa inyo. Ito na po yung ating lunch. So, medyo madami siya. So, hahatiin ko siya sa dalawang beses kung kakainin. So, need ko ng ayan po. Kailangan talaga pag gusto mong maging disiplinado ka sa pagkain ay huwag kang kailangan na-prepare mo siya ahead of time kasi pag yung nagmamadali ka minsan yung hindi wala sa plano na pagkain, yun yung nagagawa mo kasi madalian. Harap. Yung iba, naglalagay sila ng mayonnaise. Ako hindi. Hindi mo na kailangan maglagay ng asin kasi yun nga, yung tuna may lasa na siya.
may alat na siya. Kailangan mo lang talaga is alam mo yung i-prepare mong pagkain at hindi ka tsaka ano nai-enjoy mo talaga yung ginagawa mo. Kanina, hindi ako nakapag-video. Yung breakfast ko kanina, celery stick na mayroong peanut butter sa top. Or kahit hindi mo lagyan sa top, kumuha ka ng peanut butter, ipang didip mo lang. Hindi siya mabigat sa chan, mga best. So, hindi siya mabigat sa chan. Tapos, hindi ka rin kaagad-agad yung mabilis magutom. Kasi, ano naman siya eh. Tingnan mo, mayroon siyang boiled egg, tapos tuna, tapos, may lycopene na siya dahil sa cherry tomatoes. So, tapos ano, magaan siya sa ano, sa pakiramdam. So, kung katulad ko, magyo-yoga ako mamaya. Hindi siya, parang feeling ko, hindi mabigat yung chok. Diba? Meron pang ibang alternative nito. Yung mga ayaw ng tofu or bean curd, ayaw ng celery, pwede nyong palitan ng avocado, cucumber, tuna, egg, pwede. Yan po yung aking lunch. Sana po ano, makapagbigay din sa inyo ng inspiration paano maging determinado sa ano, sa pagpaplano ng healthy eating habit na kasi malaking bagay din po yan sa atin. Maraming salamat sa mga sumusubaybay sa aking vlog. Sana po may natutunan kayo at sana po ay makatulong sa inyo para maging ano, health conscious at yung aking na-share ngayon isa yun sa mga pwede nyong gawin din sa inyong mga bahay na alternative para sa lunch. And lalo na sa ano sa mga mamis, 'di ba? Bilang mga nanay, mga mami, ay minsan dahil sa kabisihan natin, minsan hindi natin namamalayan ay napapabayaan din pala natin yung ating mga sarili. Diba? So, kailangan kung mahal natin yung ating pamilya, dapat alagaan at mahalin natin yung ating mga sarili kasi maraming umaasa sa atin.
Kaya yun lang po at maraming maraming salamat at sana po ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like po sa aking video at paki-share na rin sa inyong mga friends and yung mga magsa-subscribe, please huwag pong kalimutan na i-hit yung bell para po updated kayo sa ating mga vlog. Kaya maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.